Grabe pala dito mga kaibon kay sir. Kung makikita nyo, yung inakay ng parakeet, binubuhay ng African. Effective po pala ito. Kahit hindi po sila magkauri, pwede pala na ipaposter yung itlog ng mga parakeet sa African. Kung mapapansin nyo rin po, napakalusog ng parakeet na binubuhay ng African. Yun, magandang hapon mga kaibon. Ngayon pala ay nandito tayo sa kapwa mag-ibon natin. Si sir, yung na-picture natin doon po sa pet shop ni Mr. Booker, Poultry Supply and Accessories. Sir, magandang hapon po sa iyo, sir. Magandang hapon din sa iyo, Sir Jerome. Magandang hapon din sa mga kaibon natin. Welcome kayo dito sa aming Avery. So ngayon mga kaibon, alamin natin dito kay sir, ano ba yung mga pinakapago-pago ni sir ditong breeder? Sir, ano po ba yung mga inaalagaan nyo po dito? Yung mga alps tayo, pati parakeet. Ayan, mayroon mga dilaw na alaga dito ni sir. So si sir ay mahilig sa dilaw. Napansin ko rin dito mga kaibon sa mga inaalagaan dito ni sir, yung mga ibon niya dito, kalimitan dilaw. Ayan, di ba? Hindi tayo papayag na wala tayong matutunan kay sir, kasi nakita ko rin dito sa mga inaalagaan ni sir dito. Kung makikita nyo mga kaibon, ang dami tuka naka-deserbang pagkain. Kasi ito mga kaibon, meron tong inakay. So, makikita nyo mga kaibon, ang dami. Alamin natin yan. Kung ano ba yan? Ano ba yung mga nilalagay dyan, sir? So, sir, ano po ba yung mga ginagamit nyo dito na pagkain doon po sa mga alaga nyo? At the same time, doon rin po sa mga meron inakay. So, sir, kung nakikita nyo ngayon, mga kaibon, kasi ito ngayon may inakay. Dalawa ngayon ang inakay niya, sir. Uh-huh. Naan dito, sir. Normal pa ito nga lang na ginagamit natin mag-iibon. Itong outgrow, flower, bago, kick booster ng Integra 2 ang gamit natin. Parang katulad nito, guys, ito. Aha. Integra 2, outgrow, some flower. Siyempre, sa maintenance ko dito sa aking ibon, tanner seed, bago, African seed lang, minilis ko lang, ayun lang ang maintenance ko sa buong ibon ko. Bago, siyempre, vitamins. Ang vitamins natin, pet solution, tulad yung una interview sa akin, Sir Jerome, sa aming water supply. Pet solution lang din ulit, ang gamit ko dito. Diba? Kaya, kita nyo naman nyo, sir, na palito ko dito na aming gamit dito sa aming ibon. Hanggang ngayon. Ngayon mga kaibon, ipapakita ko po sa inyo kasi itong gamit ni sir na pet solution, kumbaga proven tested na. So papatunayan ni sir yan sa atin. So, titingnan natin dito yung kung gaano karami yung kanyang mga may inakay. Sir, ito, silipin natin ito, gamit ko dito pet solution. Yan mga kaibon, di ba kakaiba si sir? So, yung breeder dito ni sir ay African. Napag-alaman natin na yung parakeet pala ay kayang buhayin ng mga lovebird. Dito, ginawa ni sir, yung kanyang lovebird ay hinaluan niya ng itlog ng parakeet. Kung makikita niyo mga kaibon, napaka-healthy po yung parakeet. Kasama niya yung mga inakay na upaline dito, yung mga inakay ng lovebird. Meron rin pala si sir na reserva. Ito. Sakto formula, ang pens ng ibon din nagloob, may magagamit natin tayo sakto formula kasi once na nagkakaubusan sa mga poultry supply, kung bigla mag-nagloob ang ating feeder, may makukuha tayo sa ating avery na kahit magpaano nakatabi sa ating mga inakay na hindi nasusubuan ng parents. Tamang-tama si sir, kumbaga, sir ay magaling na dito po sa larangan ng pag-ibon kasi ang isang breeder, kailangan meron kang naka-reserva na yan, sakto formula. In case man mga kaibon na magloko yung ating mga pares, so hindi naman natin inaasahan kung kailan magluloko sila. So meron tayong gagamitin na reserva ng sakto formula. In case of emergency, so meron tayong gagamitin for hand feeding. Dalawang patunay ni sir na effective po talaga yung ginagamit niya na pet solution. Kung makikita niyo mga kaibon, yung ginamit dito ni sir na nest box is yung pang parakeet. Ngayon ko rin nalaman na effective rin pala sa mga lovebird kahit maliit po yung kanilang nest box. Kasi ito sa akin po sa mga ibon ko o sa mga kapwa natin mag-ibon, kalimitan ginagamit po ay 8x8x10.
yung sukat ng nestbox. So yun rin po yung standard sa mga lovebird. Sa pagkakaalam ko ito mga kaibon is pang parakit po ito. Makikita nyo rin dito mga kaibon, maraming mga inakay. Apat. Yan. Lumabas na mga kaibon kasi malalaki na po. Nagsiksikan dito mga kaibon yung apat na inakay kasama yung parents. Kasi dito, sa pagkakaalam ko, kapag ito yung ginamit natin na nestbox, kalimitan nababasag yung kanilang itlog at minsan nabubugok. So hindi pala, napipisa po pala mga kaibon. Kasi si sir, yung ginamit niya is yung nestbox na pang parakit. So dito sir, ano po ba yung nakalagay dito sir? Dito sir ay pale palo, actual. Medyo ano pa lang ito, nesting and... Ayan. Diba na iya pa? Ayan, malabas na. Pale palo yan sir, na actual. Nesting pa lang din sila. Tapos dito naman, actually kaya ganyan lang ang nangyari dyan, na nest pa. Yan ay pinag-paper ko pa lang din. Eh, hindi ko pala napapansin. Nagme-mating na din pala. Pag-silip ko sa nest box, may itlog na. Hindi ko na napalitan agad-agad kasi may itlog na nga. Awa naman ng aking mga kaipon. Ayan. Eh, nakapagpapisa tayo ng apat na alto. Mga itlog pa. Sa maliit na nest box. At yan, nakakawa lang tiktikan. Buti na buhay din yung parents. Kahit papaano. Effective pala mga kaibon kahit yung maliit lang gamitin natin na mga nest box. So doon po sa mga mag-ibon natin dyan na nagtitipid. So kung gusto nyo pong subukan ito o kung gusto nyo yan, maglagay ng parit o gamitin itong 6x6x10 na pang parakit na nest box. So pwede rin po. Kasi si sir napatunayan na yan na effective rin po pala yung ganong setup. Napansin natin dito sa mga ibunan ni sir, makikita nyo mga kaibon, malinis. Bakit pinapanatili nyo pala na yung kalinisan dito po sa inyong ibunan o dito po sa mga poultry? So ano po ba yung purpose nyo sir? Bakit po malinis yung inyong ibunan dito? So sir, kaya pinalabi natin malinis ang ating ibunan. Iwasan natin yung maging kahit ng ating mga alagang ibon. Lalo ngayon, uso ang ating bird flu. Kaya pinamadali namin na maging malinis tong aviary namin. Ayan, di ba? Makikita nyo mga kaibon, malinis yung aviary dito ni sir. Dapat naman po tala, panatiliin po natin yung kalinisan sa ating mga kulungan para po maiwasan rin po natin yung sakit at maiwasan natin yung mangangamoy sa ating mga kulungan. Sir, mayroon ka dito mga stock ng mga ibon. Mga ano po ba to sir? Ano bang mga karga po niya sir? Dito sir, ang mga naan dito, mga split opa. Yung mga green, mga split opa lahat, halos yan. May isang blue opa, split ino siya, na naan dito, yung nasa taas ng tailing box. Ayun. Yun. Bago may isa tayo yung blue ewing opa. Kumbaga sir, yung purpose niyo po dito ay kumbaga ginagamit niyo po to para po kung sino po yung magpares dito, yun po yung iiwalay nyo. Dito nyo po, pinapamatured yung mga yang. Oo, sir. Kung mapapansin rin po natin, yung mga altuan dito ay nakaseparate. So, dito nakalagay yung mga altuan na sa baba. Ayan. Meron rin po pairing box. At ito po, yung mga alps to, nakaseparate doon po sa altuan. Ano po ba yung mga karga po nito? Ito sir, itong mga altuan natin dito, yung dalawang green, green opa, tapos yung medyo light green, dime palette opa, tapos yung mga white face ay move altuan. Kaya nakaseparate din sila sa altuan ito at sa altuan. Iniiwasan kong maging mag-pairing sila at iniiwasan din natin yung makapagbuga ng buknoy. Yun lang naman kaya sineparate ko din. At para maging maganda din naman ang ating kahit papaano favorite. Yun mga kaibon, yun na rin po yung isa sa dahilan ni sir na kung bakit iniiwalay niya yung alps 1 sa alps 2 para po maiwasan po natin yung wrong pairing. Kasi once po na magpares po yung alps 2 at alps 1, yung magiging anak nila
ay mga buknoy. So iniiwasan yun ni sir na kumbaga magpares yung ALS 1 at ALS 2. Napansin ko po dito, meron ka pong breeder dito na Lutino. Sir, pwede po ba natin tumasilip yung pagkapares niya po? Ang pares dito ng ating Lutino Opa ALS 1 ay lime pallid na opaline din. Green lime pallid. Ngayon mga kaibon, meron po siyang inakay. So, yun, ipapakita ni sir. Yan mga kaibon, kung mapapansin nyo po, meron lang napisa yung pares ni sir dito na Lutino. Yan, malilit po mga kaibon. Meron pang dalawa. So, napansin ko dito sir, meron ka po dito mga parakit. Yan, colony. So, meron ka rin ba nito sir na breeder? Sa mga ganito nyo po? Meron sir. May mga breeder pa rin naman tayo ng parakit. Dalawa. Back to back na Lutino. Ito sa abila sir. Lutino back to back. Yung isa Lutino bago albino. Sir, meron na akong napansin dito na ibang kulay bukod po sa mga dilaw na alaga nyo po. So, anong mga karga nito, sir? Yung ibang kulay din na parakit is mga rainbow material natin na binibunit ngayon. Kung gusto nyo po pala ng mga material, so, si sir, meron pala dito na mga pang-out na mga rainbow material. So, yan. Pwede nyo rin po kontakin si sir o mag-comment dito po sa ating vlog ngayon kung gusto nyo po ng mga rainbow material. Bago matapos itong content natin ngayon, anong inaating si sir? Sir, ano po ba yung may advice nyo doon po sa mga newbie o sa mga magsisimula sa larangan po ng pag-ibon? Tulad ko din na newbie, napapansin ko din pagka ko napunta sa ibang aviary na kailangan natin panatatingin na madilim sa ating aviary para iwas ang sakit natin. Sa tulad yung una ko sinabi na maiwasan ang sakit ng ating mga ibon. Lumaking magaganda ang ating mga inahan. Huwag natin pabayaan na maging kulang tayo sa ating attention sa mga ating ibon. Sa mga ating ibon. Napaka-importante po na once na pinasok po natin yung larangan po ng pag-ibon, ay kailangan alam rin po natin yung ating mga responsibility. Kasi ibon po yung alaga po natin. So, kailangan rin po nila yung tamang attention at tamang pangangalaga. Sa pag-aalaga po ng ibon, kailangan isipin po natin yung happiness muna. Kumbaga, huwag muna natin isipin yung income. Kasi yung income, to follow na lang po yun. At isaalang-alang na rin natin mga kaibon, kailangan nasa puso rin po natin yung pag-alaga po ng ibon. Kasi once na nasa puso mo po yung pag-alaga po ng ibon, o kumbaga, mahilig ka rin po sa mga hayop o sa pag-alaga po ng ibon, ano mang mangyari, hindi ka po kaagad susuko. Kasi yun po yung hilig mo at doon ka po masaya, mas mapapangalagaan nyo po yung inyong mga ibon. Baka meron si sir na babatiin. Sir, meron ka po bang babatiin, sir? Shoutout sa aking parents na sobrang supportive. At syempre, sa aking girlfriend, shoutout na din. Tapos shoutout din natin ang ating poultry supply na Mr. Buhoy. Doon nyo ako lagi matatagpuan sa ating poultry supply na Mr. Buhoy. Pag umatawag po itong outro natin, huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at biro. Love. Available rin pala dito po kila sir, yung aso po na meron pong lahi. Doon po sa mga interested buyers, ilalagay po natin yung contact details sa description box at sa comment section. At doon naman po sa mga kaibon natin na nagtatanong kung saan daw po yung location ko at gustong bumili ng double cage o mga pang pet accessories, i-follow nyo lang po ako sa ating Facebook page. At sa gayon, mabilis ko po kayo ma-replyan. Nagkatiwalaan rin po tayo ni sir ng isang ibon dito na pinahiram muna po sa atin. Green Spots Splate Bell Fallow. So tayo muna po daw yung magbe-breed nito. Ipapares natin doon sa Splate Bell Fallow natin. Maraming salamat sir. Stay safe and God bless.